Paris? Sandra, halos 3 linggo pa nga bago yung nakaambang pagsasara sa isla ng Boracay. Pero ngayon pa lang ay sinisiguro na ng Department of Interior and Local Government at pati na rin ng lokal na pamahalaan na nasisimula na yung pagde-demolish doon sa mga estrukturang malinaw daw na lumalabag sa panuntunan ng isla. Isang West Cove resort sa Boracay sa mga unang isinara at giniba matapos makitaan ng mga paglabag. Kanina binisita ito ni DILG OIC Undersecretary Eduardo Año para makita kung ano na ang lagay ng ginagawang demolisyon sa estrukturang nakatayo sa forest land. Ang iconic na D-Mall na puntahan din ng mga turista kasama rin sa mga ipatitibag dahil nakatayo naman daw sa wetland. Oras na isara sa mga turista ang isla ng Boracay, kahit sa mga residente, hindi papayagang papaliguan ang dagat nito. Ito ay para magkaroon daw ng panahon na pagpahingahin, pagalingin at maibalik sa dating kondisyon ang dagat. Ano, each person producing 2.5 kilos of waste. So there are about 90 to 115 tons of waste every day. Ang nadadala lang sa mainland is 30 tons. So, you know, if we will not do something, this will become a smoky mountain with a beach. Tanggap naman daw ng maraming manggagawa ang pagsasara, pero sana ginawa ito sa off-season o kapag tag-ulan na. Kung pwede natin isara ng mga low season, raining season, mga ganyan, July, October, mga August hanggang September, kasi low season naman yan. Sa pinakahuli impormasyong hawak ng DENR, lumabas na 175 establishmento ang hindi nakakonekta sa sewer line. Kabilang dito ang dalawa sa pinakasikat at pinakamahal na resort sa isla. Sa ngayon, bumubuo na ng integrated plan ang pamahalaan para sa pagsasaayos sa Boracay. Kung sakali, aabot sa 10,000 manggagawa raw ang kailangan para mas mapabilis ang proyekto. Prioridad daw ang mga residente na labis na nangangailangan. Pagdating sa disaster response, meron na yung mga parameters na sinusunod tayo. To make sure na yung mabibigyan talaga natin ay dapat. Lalo namin patawag yung mga malalaking stakeholders natin dito. Kasi tatanungin natin sila sa kanilang mga contingency plans din. Sa datos na hawak ni Environment Secretary Roy Cimatu, mahigit 900 ang mga bahay, resort, restaurant at tindahan ng iligal na itinayo sa forest land at wetland ng isla. Sa isang pahayag, gusto ng Boracay Foundation Incorporated na mabigyan linaw ang ilan nilang katanungan kaugnay ng pansamantalang pagpapasara sa isla ng 6 na buwan. Sana raw ay mas malinaw kung ano ang magiging timeline ng rehabilitasyon. Paano raw ba matutukoy ang mga trabahador na mas nangangailangan ng tulong? Papagitna raw ba ang gobyerno sa mga malalaki at maliliit na establishmentong bigong makapagbayad ng utang sa bangko? Pagdating sa koleksyon ng tax, pansamantala rin ba itong isususpindi dahil sa tigil operasyon? Nauna nang sinabi ng DOLE, hindi nila kayang bigyan ng emergency employment ang lahat ng mawawala ng trabaho sa isla dahil sa closure. Bagamat aminadong kailangang ayusin ang Boracay, pino na naman ang Philippine Tours Operators Association Incorporated ang tila pagmamadali raw nito. Sabi nga namin, bakit napaka-rush? Nag-a-agree naman kami na Boracay really needs a rehabilitation. Ngayon, kung paano gagawin to at para ma-minimize din ang impact sa ating industriya ng turismo at the same time, sa mga tao na nagtatrabaho sa Boracay, eh siguro, lagyan natin ang maganda rin timing. Bakit kailangan nating i-rush? Ang problema ng Boracay has been there for the last 15 years. Naglabas din sila ng saloobin kaugnay ng $500 million mega casino resort sa isla. Siguro naman kasukdulay na yan ang pagiging unfair. Boracay needs subtraction, not addition in terms of infrastructure and in terms of tourist arrivals or tourist foot traffic. No? Puting casino in the area, tapos sasabihin natin, eto tayo ngayon, parang contradictory. Maging sina Environment Secretary Cimatu at DILG OIC Undersecretary Año, tila hindi pabor sa pagtatayo ng kasino. No. May personal no. Marami na magpupunta niya. Bakit nilagay pa doon? Nagigirap na nga dahil nilinisan eh. The casino is out of place here. Kung gusto mong magsugal, ang dami namang casino eh. Diyan sa mainland, no? May mga tatayong malalaking hotel diyan.
Sandra, ngayong hapon ay binisita at ininspeksyon din ni DILG OIC Undersecretary Año yung Bulabog Beach at kanina nga nakita pa rin nila yung napakalaking tubo doon na diretsyo doon sa dagat at diretsyo rin naglalabas ng mga dumi doon sa dagat. Samantala ay nanindigan naman ang may-ari ng West Cove na hindi pa raw nakakansela ang kanilang flag T o yung tinatawag na Forest Land Use Agreement for Tourism at wala rin daw court order at writ of execution para demolish yung kanyang struktura dahil naka-apela pa raw ito sa Office of the President. Sandra. Maris, yung concerns no na ibinalita mo kanina mula naman doon sa mga business owners at mga grupo dyan, ang mga katanungan nila ay masasabi rin namang valid. Ano? Bagamat gusto nating maging malinis ang Boracay, may punto rin yung mga katanungan nila. So, ano ba ang napapansin mo? Anong nakikita mo na siguro mga pananaw ng mga tao dyan, meron ba talagang kalituhan as to the plan of the government para sa Boracay? Well, sa ngayon na Sandra ay talagang mas nananaig yung fact na resigned na yung mga negosyante at maging yung mga turista rito, pati na rin yung mga empleyado, no, na talagang may kautusan na na ipapasara ito whether they like it or not. So kumbaga parang moving forward na yung kanilang attitude. Marami sa mga maapektuhan, kahit na sila mismo yung mga mawawala ng trabaho, nung nakausap din naman natin sila, ang sinasabi nila, wala naman daw talaga dito sa Boracay ang ayaw dun sa fact na malilinis, marirehabilitate, at talagang mas magiging maganda pa itong isla. No? Kaya naman lahat sila ay talagang tanggap nila yung ganitong sitwasyon. Meron nga lang nagtatanong na bakit ngayon pa na kung kailan peak season, no, dahil summer vacation, bakit hindi na lang gawin sa kung kailan maulan at hindi masyadong marami yung mga turista. As to their questions, talagang kumbaga wala nang magagawa doon dahil may order na April 26 ay kailangan na itong ipatupad. Ang sinasabi ng pamahalaan, kung patatagalin pa ito at kahit na gusto nilang i-accommodate yung mga requests to just do it pag off season na or yung lean months na, baka naman daw ma-aggravate pa yung situation dito. Kasi talagang ang sinasabi ni Yusek Año, we have to accept that Boracay is in a serious condition. At kung talagang patatagalin pa yung pag-rehabilitate dito, baka mas lalo pang ma-aggravate yung situation. Now, ang tinatanong naman ng Boracay Foundation Incorporated, talagang sana magkaroon daw ng timeline, yung rehabilitation, masagot din yung question kung paano ba pipiliin yung mga uunahin o ipaprioritize na mabigyan ng trabaho. Pagdating sa tax, kailangan ba magbayad ng tax? Sarado yung mga establishments or kumbaga hindi naman daw operational. At pagdating naman doon sa mga may utang, papagitna ba raw yung gobyerno doon sa mga may utang sa pamahalaan or doon sa mga may mga loans dahil nga doon sa kanilang mga investments, no? O yung mga kanilang mga ginamit na puhunan. So lahat naman daw ito ay ina-address ng ating national government at sa tulong na rin ng iba't ibang mga agencies. Kaya yung mga questions na ito ay talagang mabibigyan naman daw ng kasagutan para masiguro na talagang magiging fair sa lahat at talagang para rin daw sa kabutihan ng lahat itong kanilang gagawin. O yung sinabi mo kanina na 200 establishments ang hindi nakakonekta sa sewer line. Kamusta yung investigasyon kung sino ang dapat managot dyan sa kapabayaang nangyari sa Boracay? So ngayon, Sandra, dahil nga na-discover pa lang no, na 195 to be exact, ang hindi pala nakakonekta doon sa sewage facility, ang isasagawa daw, ang gagawin daw ng government ay magkakaroon daw ng drainage audit. Kasi kailangan makita paano nakalusot itong mga companies na ito, o yung mga estruktura na ito, mga
kumpanya na nakapagtayo sila ng mga establishments na ganito. At kabilang pa rito, no, yung ilan sa pinakasikat, pinakamahal na mga hotel dito sa Boracay, eh nakalusot sa mabigyan ng permit despite not having a connection to the sewage facility. Ang explanation na binibigay sa atin at this point, even as they are still pursuing or conducting their investigation, yung kanilang drainage audit nga, ay ang posible raw, kasi dalawa lang yan eh, Sandra, ang dapat mong gawin kapag ikaw ay magtatayo ng ganitong mga establishments, kailangan meron kang connection dun sa sewage facility, which is Boracay Water, or meron kang sarili mong sewage facility. So, posible raw na kaya sila nabigyan ng permit ng local government ay dahil baka hiniling nila from the very start, nung tinatayo pa lang nila yung kanilang mga establishments, na magkakaroon sila ng sarili nilang sewage facility. Kasi kapag magbabayad, kapag kukonekta ka doon sa sewage facility ng Boracay Water, eh mahal daw, magbabayad ka. Eh baka ayaw daw nila magbayad, kaya sinabi na lang nila nagagawa sila ng sarili nilang sewage facility. Pero in the course of establishing yung kanilang mga companies, no, yung kanilang mga hotel, mga restaurant, yung mga iba't ibang mga establishments, eh hindi na raw natupad yon. So, titignan doon sa drainage audit na yon kung sino ang dapat managot. Sa ngayon, wala pa silang resulta doon sa kanilang investigation na yon, Sandra. Maris, kanina doon sa interview mo, no, against si Gerald Año at saka Gerald Cimatu doon sa casino. Pero pag pinag-uusapan tong casino sa mga business pages, eh, no, tsaka sa business sector, eh, parang as if it's a done deal, tuloy na. Magmamatter pa ba yung opinion nila? Ipaparating ba nila dito sa Pangulo? On the contrary, Sandra, hindi pa done deal ito. Dahil ang katunayan daw, ang katotohanan dito ay nasa provisional license pa lamang ang ibinigay ng PAGCOR dito sa casino na ito. So ibig sabihin, nasa ground zero pa lang siya in terms of getting permits. Provisional license pa lang ito, marami pa siyang dapat pagdaanan, kailangan pa niya makakuha ng environmental compliance certificate, kailangan din niyang makakuha ng tinatawag na environmental impact assessment at kailangan din magsagawa pa ng community assessment at kumbaga kailangan din ng pagpupulong pa. Yung ECC pa lamang, parang bago siya makakuha ng ECC, aabutin siya ng isang taon. So, hindi automatic na parang, dahil may naririnig tayong mga balita na parang done deal na ito, talagang may tatayo na raw itong casino na ito. Mahaba pa yung prosesong kanyang pagdadaanan at mahalaga rin dun sa prosesong ito, yung isinasagawang pag-aaral ngayon ng DNR dun sa carrying capacity ng Boracay. Dahil kapag natukoy na ng DNR kung ano yung talagang carrying capacity ng Boracay at pag sinabi na sapat na yung mga facilities na meron ngayon dito, sapat na yung mga establishments at pagdating sa yung mismong carrying capacity na yung population na dapat pumupunta dito per day at lumagpas, kung halimbawa magtatayo pa ng panibagong establishment like the casino, baka daw mag-violate na yon doon sa carrying capacity ng Boracay. So, malaking factor yung matukoy kung ano yung carrying capacity ng Boracay na malalaman daw nila by July para matukoy din kung dapat bang dumiretso pa itong pagtatayo ng casino na ito or hindi na, Sandra. Okay, maraming salamat sa iyo, Maris Umali.